At nakaantabay ang ating on-the-spotter sa Beijing Live, si Katrina Domingo. Kat, kamusta na dyan? Ni hao ma! Ni hao, Tony at Casey. Nandito nga tayo sa Beijing at talagang susulitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang natatanging full day dito sa Beijing. Tatlong matataas na opisyal ng China ang pupulungin o ang imi-meet ni Pangulong Marcos ngayong araw. Una na dyan si Li Xianqiu, ang chairman ng People's National Congress ng China, at maging si Chinese Premier Li Keqiang at si Chinese President Xi Jinping. Tatlo sa inaasahang pag-uusapan ni Marcos kasama ang mga leader ng China ay una ang sigalot sa West Philippine Sea, kung magagawa na bang ayusin ng Pilipinas at China ang patuloy na frictions o kaya naman ay yung mga komprontasyon sa pagitan ng dalawang bansa doon sa West Philippine Sea. Pangalawa ay kung maitutuloy na ba ng Manila at ng Beijing yung joint oil and gas exploration project na una nang nilagdaan ng kasunduan noong 2018 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Antabayan na natin kung matatapos na ba yung tinatawag na constitutional deadlock sa pagitan ng dalawang bansa ukol sa naturang proyekto na inaasahan na mas magpapamura ng presyo ng gasolina at ng power o ng electricity, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa China. At ikatlo, antabayan din natin ngayong araw kung magkano ang may uuwing investment pledges ni Pangulong Marcos mula dito sa pinakamalaking ekonomiya ng Asia at ang second largest economy sa buong mundo. Tony at Casey, alam natin lahat na lumipad dito si Pangulong Marcos sa kabila ng isang surge o patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases dito sa China. Kaya kung makikita niyo sa aking likuran, nandito lang kami sa aming hotel, na nandito kami sa isang bubble at hindi pinapayagang lumabas yung mga mamamahayag mula dito sa hotel. Tanging mga state media lamang at mga piling cameraman yung ipapadala dun sa mga events ngayong araw upang mag-cover ng naturang event. Yung buong hotel, ang laman lang niya ay mga delegates mula sa Pilipinas. Sama-sama dito yung media, mga government officials at maging ang business sector. Inaasahan din natin na 10 hanggang 14 na bilateral agreements ang lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng China ngayong araw. Kabilang na dyan ang isang bilateral agreement na mag-i-import ng mas maraming durian ang China mula sa Pilipinas, at ang isang bilateral agreement na paiigtingin ng tourism cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na China ang itinuturing ng Pilipinas na ikalawang pinakamalaking tourism market noong 2019 bago ang pandemya. Tony, Casey. So, ibig sabihin ng Kat, kapag mayroong mga aktibidades si Pangulong Marcos Jr., ay hihintayin na lamang yung briefing after ng mga events? Tony, inaasahan din natin na meron ditong media centers kung saan pwede naming mamonitor yung mga events. Bukod dyan, maglalabas din yung Office of the Press Secretary ng mga summary kung ano yung mga napag-usapan doon sa events. Kung dun sa mga nakaraang state visit ni Pangulong Marcos, bukod sa China, talagang closed door o limitado lang din yung pagko-cover doon sa mga mismong events. Ang pinagkaiba nga lang, makakatungtong sana kami doon sa mga mismong lugar kung saan sila magkikita. Pero dito sa China, dahil nga sa patuloy na health restrictions dahil sa kanilang COVID situation, mananatili kami sa isang bubble dito sa Beijing. Okay. Ang ibig sabihin din doon, dyan habang nag-aabang kayo sa media center, napapanood nyo yung mismo mga events ni Pangulong Marcos Jr.? Kumbaga, i-feed nila yung video at audio sa inyo. Yan yung inaasahan nating mangyayari, Tony at Casey, no? At kung hindi naman yan mangyari, maghahanap pa rin tayo ng channels mula sa side ng China, yung state-owned media corporation, kumbaga yung katumbas ng RTVM, yung pinaka-RTVM ng China, yun yung imo-monitor natin online mula dito sa hotel kung hindi sila magpo-provide ng mga monitors na karaniwan nang inilalagay sa mga media centers. Partner. Yeah. Kat, bago umalis ang Pangulo, no, papuntang China, sinabi niya na inaasahan niya na ang pagbisita na dyan at pakikipag-usap kay Chinese President Xi Jinping ay magbibigay daan sa bagong trajectory ng Philippine-China relations, hindi ba? Pero ang tanong dyan, Kat, gaano kaiba or maiiba talaga ba ng landas ang pakikipag-ugnayan ng China at ng Pilipinas? Gayong in the past 6 years, ibang-iba ang naging takbo
it cannot be that divergent, hindi ba? Hindi naman pwedeng talikuran na lang kung anong mga nangyari nung nakaraang anim na taon at biglang magbabagong anyo itong relasyon ng Pilipinas at ng China. Ano kaya ang sinasabi, ano ang ibig sabihin ni Pangulong Marcos dun sa panibagong trajectory na sinasabi niya bago siya tumulak dyan patungong China? Kat? Casey, kung ating matatandaan, noong administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III ay naging mailap yung Pilipinas. Dinala natin sila sa isang arbitration court. Hindi tayo naging friendly sa China. Noon namang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay napaka-accommodating natin sa China to the point na halos lahat o karamihan ng mga binibili nating gamit ng militar ay galing sa kanila. Maging mga bakuna, prioritize natin yung bakuna galing sa kanila. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos, it remains to be seen, pero ang paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo ay hindi lamang napapaloob sa West Philippine Sea ang bilateral relations ng Pilipinas at China. So far, ang nakikita natin ay makikipag-negotiate siya ukol sa West Philippine Sea at kailangan niya ring maging makasundo ang China dahil nga napakaraming economic opportunities mula dito sa napakalaking bansa at napakalaking ekonomiya nito. But at the same time, nangako ang Pangulo na he will not give up a square inch of Philippine territory. Narinig na natin ang mga similar promises na ganyan mula sa dating Pangulo. And it remains to be seen kung gaano magiging kung gaano mapapanindigan ni Pangulong Marcos ang pangakong yan. Carmina, huwag natin kalimutan na isa sa mga kasama ni Pangulong Marcos dito sa state visit na to ay si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na dinedescribe ng mga analyst at ng mga experts sa China bilang isang very good negotiator pagdating sa China. Para lang maunawaan ng ating mga manonood, bago pa maging Pangulo si Gloria Macapagal-Arroyo, ay maganda na yung relasyon niya sa China. Naging bahagi siya ng isang think tank na naggumagawa ng mga polisiya o ng mga suggestion kung paano mas mapapaigting ang kooperasyon ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. At inaasahan natin na yung bargaining skill ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ay mapapakinabangan ni Pangulong Marcos mamaya sa kanyang mga meeting. Okay, bago ka namin pakawalan, Kat, ha, balik naman tayo sa local situation sa pagharap ng China nga dito sa bagong surge na nararanasan. Nung isang araw, may nakapanayam tayo na Chinese correspondent mula dyan sa China. Napakaganda ang pinipinta niyang itsura no, na nangyayari ngayon dyan sa China. Ito naman ay in conflict dun sa mga ibang napapabalita, mga nakakalusot na mga post mismo sa mga citizens mismo dyan sa China kung ano ang nagiging kung ano ang sitwasyon sa mga ospital. Pero sa kahit kaunting panahon na paglagi mo dyan, ano ang napansin mo? Ano ba ang tunay na sitwasyon ng COVID situation dyan sa China ka? Carmina, napaka-limited lang ng perspective na maibibigay ko ngayon dahil nasa isang bubble kami. Hindi kami makalabas, hindi kami makaikot. Ngunit, nung mula sa airport papunta dito sa hotel, napansin namin kagabi na napakabigat ng traffic. Ibig sabihin, nasa labas lahat ng sasakyan. Marami kaming dinaan ng mga kalye na hindi umuusad. At talagang makikita mo na tila parang EDSA yung mga kalye dito na walang galawan yung traffic. So makikita natin na wala na talagang lockdown at yung mga tao ay nasa labas. As for the COVID numbers, Carmina, sinasabi ng China na under control ito, pero nauna na rin naiulat ng mga Western o mga international media tulad ng CNN, ng Bloomberg at iba pang mga ahensya na may isang leaked document mula sa National Health Commission ng China na nagsasabi na mayroong isang araw na noong nakaraang dalawang linggo na nagkaroon sila ng as much as 37 million new cases in a single day. Patuloy yan na dinedeny ng China, kaya hindi rin natin malaman kung ano yung totoong numero dito sa China. Kaya na rin doble-doble yung pag-iingat ng Philippine delegation dito upang makasiguro na hindi namin may uuwi pabalik ng bansa yung bagong strain ng virus galing dito. Nako, yun ang ayaw namin. Dyan, yun ang ayaw namin pasalubong galing sa iyo, Kat. Wag ganon, Kat, ha. Sabi ko nga, partner, parang buwis-buhay . Buwis-buhay itong deployment ni Kat. At yung iba pang mga kasama dyan, ano? Kaya iba yung ingat, please. Iba yung pag-iingat habang nandyan kayo. Partner. Sige, Kat. Alright, so abangan namin, ha, kung ano yung mga magiging resulta
no, makapakikipagpulong ni Pangulong Marcos Jr. dyan po sa unang araw ng kanyang state visit sa Beijing. Thank you, Xie Xie Ka!